typhoon signal number 1 na dito sa amin because of the expected super typhoon Pipito. Pero makita ninyo sa neighborhood, tingnan ninyo mga kababayan, sa paligid ko, napakainit ng panahon dito sa amin. Kalmado masyado. Tingnan ninyo yung kalangitan po. At yung kahoy, tawag dito sa amin yan, ugob. May banayad na ihip ng hangin pa lang. Pero sabi nga, mga kababayan, sabi ng mga matatanda, calm before the storm. Pagkalmado niya at mainit, lalo tayong maghanda, lalong mag-ingat. Noong pagtama ng bagyong Siriming dito sa amin po, ganyan yung sitwasyon, kaya kabado yung mga mamamayan dito. Pero kahapon pa po, handa ng masyado. May forced evacuation po ngayon. Mag-iikot-ikot tayo sa labas po. Punta tayo sa labas, mga kababayan. Tingnan natin ang sitwasyon. So ito yung aming neighborhood. Ayan po ang aming ito yung aming paligid. Mainit yung panahon, mga kababayan, dito sa amin. Pero may maulap na doon, Yun ang parte na malapit yung madilim na. Doon malapit yung bagyo. Eastern part ng Albay. Malalaki yung bahay dito po sa paligid. Mayayaman yung mga tao dito sa sa dinadaanan natin. Doon, medyo maitim na yung kaulapan doon, mga kababayan. So, ibig sabihin, may nagbabadya talaga. Papalapit na masamang panahon yung bagyong si Pipito. Pero tingnan ninyo, normal na normal pa rito. Ang normal na normal yung sitwasyon ng mga tao. Yan ang silangang parte ng Legazpi. Yung natututukan ng camera. Silangang parte ng Legazpi. Diyan sumisilang talaga yung araw. Yung sunrise. Noong isang araw, diyan nakita po yung yung sunrise na napakapula ng kalangitan. Diyan po sa bandang yan, mga kababayan. Na mga tanda na may papalapit na may papalapit na masamang panahon. Pero ngayon, napakaaliwalas ng kalangitan, mga kababayan. May konting kaulapan. Parang summer nga, mainit yung mainit yung kalagayan ng panahon dito po sa lungsod ng Legazpi. Ayan, railroad crossing ito, mga kababayan. Railroad crossing. Ayan, yung mga tao, normal yung yung mga activities nilang ginagawa. Pero suspended na po yung trabaho para mabigyan sila ng panahon na mag-ayos-ayos sa kanilang mga bahay. Tapos yung iba na sa palengke at saka sa mall para mamili ng mga stocks nila na pagkain. Yun ang normally na ginagawa dito po. And siguro yun din ang dapat na gawin.
sa iba-ibang mga lugar na malapit yung ano, yung pass, dadaanan ng bagyo, bagyong Piping. Si Ophel po, ano, patunaw na po. Wala na si Ophel. Itong lugar na to, lumulubog ito sa baha. Mga hanggang dibdib yung pinakang ano, barangay Orosite. Yung pinakang malalim dito po, lumulubog ito sa baha hanggang dibdib. Itong kalsadang mismo ito, hindi ito madaanan. So tingnan natin kasi yung ano, kaulapan napakakapal, and possibly baka kung ano yung ulan, mga kababayan na dinala sa atin, sa amin dito sa Bicol ni Christine, baka ganun din. So ganun yung pinagandaan namin dito. Itong lugar na to, lumulubog ito kasi dati man ito, mga kababayan, itong sentro ng Legazpi, dati man itong lubog sa tubig, ang tawag nga matibo. Tubig, yung tubig dagat talagang ano, talagang pumapasok dito kasi dating tubigan ito, mga kababayan. Swamp area. Yan po yung St. Raphael Church. Yung ibang mga residents, pag talagang masyadong ano, delikado, pati yung St. Raphael Church, binubuksan yan para sa mga tao. Pero ngayon, yung mga tao sa mga barangays, low-lying areas po, may forced evacuation na po na pinag-utos yung aming bagong mayor dito, si Atty. Pino Garmin, dating AKB Party List Representative. So ganun po. Dito muna tayo, mga kababayan. May bibilhin muna tayo. So bye-bye muna, mga kababayan. May bibilhin muna ako. Bye-bye. Mag-ingat po tayo, mga kababayan.